Basil powder. Lason sa isda yan. Lason po? Oo. Kanya nga lang, ang maganda rin sa tisid. Yan, tisid yan. Ang maganda sa tisid powder. Kasi, oo. Organic siya. Yung biocide, inorganic siya. So, anong function ng tisid? Anong... Panglason. Ayan ang tinatawag natin na organic pesticide. Pamatay ng mga unwanted species. What's up, mga kabukid? Kanya nga lang, ang maganda rito kasi, organic. Organic. Oo, minsan, nag-create din siya ng ano, ng parang nagiging fertilizer din siya, pero hindi pa rin siya katulad ng tinatawag natin na fertilizer or pataba talaga. Nakatulad ng chicken manure at saka ng abono talaga. Yan ang tinatawag nating tisid powder. Tisid powder siya. Oo, tisid powder. So, paano ang application niyan? Ang application nito, sa isang hektarya, dapat nag-ano ka ng 30 to 50 kilos. Isang hektarya. Sabog lahat din ng... Ang ginagawa dito, tinutunaw muna sa tubig. Tunaw? Mga ilang araw? Ibababad siya ng mga 3 to 5 days sa tubig. Hanggang sa mahalo siya sa tubig, saka mo siya ibubuhos dun sa mga may mga natitirang mga tubig-tubig. Kasi para mamatay... Masanaw-sanaw. Oo. Para mamatay yung unwanted species. So kung yung 30 to 50 kilos isang hektarya, itong halimbawa, i-divide ko lang din sa area ng ano ko. Yes. Ang pagkukuwenta noon. Oh. Alam to, 800 square meter lang, edi siguro kung wala ang gaanong inanak yung tilapia or may mga kataba, may mga biya, may mga burase na mga fingerlings, mga dalag ng fingerlings. Kung marami, medyo dadagdagan mo hanggang 50 kilos. Pero kung kukunti naman, 30 kilos lang. Depende kasi sa dami nung naiiwan na mga unwanted species. Kasi hindi ka pwedeng maglagay ng tilapia pag may ibang species dun sa fish pond mo. Pero pa yung mga predators nun, no? Yun, predator na rin yun. Halimbawa, yung anak ng dalag, di ba paglaki nun, predator na rin yun. Kaya kailangan i-eliminate mo siya. Use of tisid. By means of pag-apply ng tisid or ibang pesticide na kung hindi naman available yung tisid mo, pwede kang gumamit ng biocide para pati kohol. Or any kind na pamatay kohol. Oo, wag lang sodium cyanide. Kasi bakit? Ang sodium cyanide is sobrang bagsik na panglason yan. Habang ginagamit mo yan, pinapatay mo ang quality ng nutrients ng iyong fish pond. Kaya nagkakaroon ng fish kill. Ang sodium cyanide sumisiksik sa ilalim yan. Pagka umaraw tapos biglang umulan, lilitaw yon. Yun yung malalanghap ng tilapia kaya namamatay. So yung tisid kailangan mainit pag nag-apply ka nun. Oo, kasi para medyo effective siya dun sa mga unwanted species na available dun sa fish pond mo pag pinatuyo. Okay. Para at least patay sila lahat. Oh. Yung maganda lang sa tisid, hindi mo na siya kailangang i-flushing. Hindi katulad ng hindi na kailangang hugasan. Hindi na. Kasi organic siya, madali siyang mag-evaporate yung lason. Hindi katulad ng ibang pesticide like inorganic pesticide, dumidikit sa lupa. Medyo kailangan i-flushing mo muna yung fish pond bago mo siya patubigan ng talagang tubig na. Oh, okay. Yun ang kagandahan sa tisid cake or tisid powder. Kasi dalawang klase yan, tisid cake and tisid powder. Yan yung available sa is powder. Ano ibig sabihin ng yung tisid cake? Medyo buo siya. Tinutunaw din. Tutunawin mo rin siya ulit sa tubig. Meron pang mga tisid na talagang bark siya, yung halos parang mga pinagtadtara na kahoy. Yun. Ibababad din yun. Medyo matagal lang ang babad nun. Ang kukunin mo lang doon, yung katas. Katas. Matutunaw yun, hindi naman. Yung katas nun, hindi na matutunaw yun kasi matitigas yun eh. Tapos, pwede mo ulit siyang ibabalad ulit ng tubig. Para yung katas niya siya na yun. Yung katas, yun yung ipanglalason mo.
Dami tayong natutulan kay Boss Romel. Panibago na naman to. Kaya maraming tayong content. Ayun, salamat kay Boss Romel. Sana mapasyal uli rito. Yes. Dadalasan ko ng pasyal sa mga fishman dito para para maalagaan mo kami, boss. Magkaroon ng kaalaman about sa pag-aalaga. Kasi minsan yung mga grower, pagka ipinayo natin, minsan ang nasusunod pa rin yung dati nilang ginagawa. Pero may mga pag-aaral na kailangang sundin na makakaganda sa pag-aalaga ng tilapia. May mga bagong teknolohiya. Tulad nung sinasabi ko sa inyo, yung alternate feeding or yung tinatawag natin na paglalagay ng molasses, yung tinatawag natin yung biofloc. Yung biofloc, yung feeds mo, lalagay mo ng molasses, papakain mo sa tilapia, yung mismong dumi niya, pwede niya ulit kainin yun. Wow! Oo. Bago yan, ha? Yung tinatawag natin biofloc. Pero boss, meron daw peking molasses ngayon? Yung nilalagyan ng tubig. Oh. Di ba ang molasses is malapot na malapot? Pagka kayo bumili ng molasses na medyo malabnaw na, ibig sabihin nun, may halo na siyang tubig. Kaya wag na wag kayong bibili nung malabnaw. Kailangan yung malapot na malapot na halos pagka kinuha mo ng stick, matagal siyang bumagsak. Pero meron, boss, di ba yung molasses inahalo rin sa paggagawa ng hollow block? Ay, hindi. Ibang molasses. Ang molasses, alam ko, pinapakain sa baka. Wow, baka. Tapos magiging yung amoy nung fish pan mo, hindi magiging mabaho. Ganun naman. Parang hindi amoy kasi burak. Kasi ang molasses is probiotics. Probiotics siya. Salamat, Boss Romel. Marami kami natutunan. Next time, kailangan sa groups namin, sa ATGA. Yun, shoutout sa ATGA. Aurora Tilapia Growers Association, boss. Kaya yari lang ng festival namin yung nakaraan. Eh. Binlag ko nga eh. Minsan magpa-seminar naman tayo kay Boss Romel. Yun. Salamat, boss, ha. Papir, boss. Yun. Okay. Ano mga tunay mong pangalan? Ako si Mr. Romel A. Martinez. Mart, kaya pala Mel A. Mart. Sa Facebook account ko is Mel A. Mart. Yun yung Facebook account. Yes. Karim tayo, di ba? Tapos, ano na nga yung tawag dun sa yung business? Anong pangalan? R2M Aqua Farm. Yan po si R2M Aqua Farm. Kaya kung minsan sinasout ko siya kay Boss Romel, siya na yun. Siya po si R2M Aqua Farm. Yun. Salamat, boss. Graduate po ako ng CLSU, BS Fisheries, 1996. Batch 1996. So, ilan taong mo na ngayon, boss? 47. Ilan na ang panganay mo? 47. Joke lang, boss, ha? Yun. Bali, nagsimula ako mag-hatchery is 1999 until present. Yun. Sana, wag bago, boss. And, yes. Sana marami kang supply, ma-supply sa amin kasi kung minsan nauubusan ka. Ayun, hindi na kami makapaghintay kaya umuha kami sa iba. Mag-expand na ako. Actually, meron na ako sa Isabela. Yung kay Mauritius Farm. Mauritius Farm. Yun, medyo maganda yung product kasi bagong hatchery namin, maganda yung production. Kung kinukulang kayo dyan sa Isabela, punta lang kayo sa Mauritius Farm sa Barangay Pinoma, sa Kawayan, Isabela. Minsan may nagchat-chat sa akin kung makakaabot ka raw ng Del Sur, mga ganun, mga ibang... Dati, Ilocos. Camarines. No. Pero hanggang Jensan, abot tayo. Jensan. Yun. May hawak tayong hatchery dyan na maganda, si Franyal, si Sir Rainier Franyal. Isa sa pinakamagandang hatchery sa Jensan. Dito sa Basal, boss? Sa Basala, ongoing pa yung aming ginagawang project. Ongoing. Yun. Pa. So, napakaluwang pala ng hatcheryhan ni boss. Mukhang around the Philippines na ata. Yun. Sa muli, boss. Maraming salamat sa pagdalaw sa amin. Okay. Yun. What's up, mga kabukid? Yun. Salamat po.